Welcome back mga bro, nandito na naman tayo para makapag-share sa inyo ng mga tutorial patungkol sa wiring ng ating mga motor. So meron kasi nagtatanong mga bro kung paano daw maglagay ng relay sa auxiliary lamp. So ito na yung request mo, idol. Sana makatulong sa inyo. At kung bago ka pa lang sa channel ito, so huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga i-release nating mga video pa. So sabi ko nga sa inyo mga bro, ito meron tayong relay. Ayan, dami tayong relay. 4 pins relay. Ayan, normally open. So meron yang numbering. Kung nakikita nyo, meron yang 86, 85, 30, at 87. So sabi ko nga dun sa mga previous na video ko, pag nagkaroon ng supply itong dalawa, nag-trigger, magti-trigger yan, magkakaroon ng supply itong 30 at 87. So, doon sa nagtatanong kung pwede na magkabaliktad itong dalawa, halimbawa, naglagay kayo ng positive sa 86, negative sa 85, so magti-trigger siya kasi may supply. So, paano pag binaliktad natin, naglagay kayo ng positive sa 85 at negative sa 86, so ganun pa rin, magti-trigger pa rin. Pero, advice ko, mas maganda, sundin natin kung ano talaga yung wiring niya. So, talagang wiring nito ay 86, yung positive, papunta ng switch. So, yung 85, yung negative. So, ayun mga bro, para mas malinaw, gagawa tayo ng wiring diagram. So, ayun mga bro, mayroon na tayong wiring diagram. So, nagawa ko na. Ayan. Ayan mga bro. Oh. Mayroon tayong 86. Ito, 86. 86, so 85, 30, at 87. So nakikita nyo mga bro, yung 86, ayan, papunta siya ng switch. Ayan, so dito kayo magkakabit ng switch. Tapos yung isang panan switch, papunta siya ng positive ng battery. So kung nakikita nyo mga bro, yung 30 niya, ayan, ayan, may dinaanan siyang fuse. So option nyo kung pwede kayo maglagay ng fuse. Pwede naman hindi, pero mas maganda may fuse kayo para kung magkaroon ng trouble o short circuit dito sa ginawa nyo. So, meron kayong safety o meron kayong fuse. Ayan. So, yung 30 papunta sa fuse. Yung fuse papunta naman ng positive ng battery. Yung 85, ayan mga bro, yung 85 papunta siya ng negative. Yung 87 mga bro, doon nakakabit yung, tandaan nyo mga bro, yung 30, yung 87, magiging ano siya, positive, kasi dito kukuha ng supply yan sa 30. Oh. Basta mga bro, pag once na sinuplayan nyo itong 86 at 85, so magti-trigger sila, magkakaroon ng contact ito ngayong 30 at 87. So ibig sabihin, ang 87 ay positive. Ayan, papunta siya ng dalawang ilaw ng auxiliary nyo. Kasi may dalawa naman na terminal yung ilaw nyo. Ayan. Tapos yung negative, ayan, magkakabit sila ng 85. So, negative. So, yun, sana napipikip nyo mga bro. Ayan. So, bakit ina-advise ko mga bro na hindi nyo pwedeng pagbaliktarin to? Halimbawa, dito kayo nagkabit ng switch sa 85 or 86. Kagano naman siya mga bro. So, kaso, halimbawa, kagaya nito. Yung relay ko dito, ayan, may indicator na ilaw yan. So, papakita ko sa inyo mga bro na pag once nagtitrigger to, sinuplayan nyo to, ayan, nagkakaroon ng contact itong 30 at 87. So, supplyan natin, bro. Ayan, mayroon ako nitong 12 volts na supply. Supplyan natin. Para makita nyo. Ayan. Ayan, mga bro. Nakita nyo, umiilaw. Tapos, dumidikit yung coil nya. Ayan, o. Ganun yung nangyayari dyan sa relay. Ayan. Oh, baliktarin natin. Ayan. Ayan. Ayan, gumagana pa rin. No? Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin na mina. Ayan. Umiilaw. Ito naman, ganun din to mga bro. Naririnig nyo. Mag-ano pala. Ayan. So, yun mga bro. So, sana naintindihan nyo to.
4 pins relay na normally open. Review natin yung 86. Papunta siya ng switch. Diretso ng positive. Tapos, yung 30, papunta ng positive din kasi may dinaanan siyang fuse. Yung 87, papunta ng auxiliary lamp o auxiliary light. Tapos, yung 85, yun yung ground. So, ito mga bro, nakakabit din siya dito sa ground ng battery. So, yun, ngayong alam na natin yung diagram, so, i-actual na natin to. Andito na tayo mga bro. Kung nakita nyo, ito yung auxiliary lamp. So, kinabit ko na siya. Ang ginawa ko, kinabit ko dito sa tornilyo yung humahawak dito sa may telescopic, yung dalawa. Yan, kinabit ko. So, ito siya. Ito na yan. Ito yung wire niya. Yung positive, yung negative, so pinagsama ko na sila. Tapos, mga bro, ito naman yung switch. So, binaba ko na para maikli lang yung video natin. So, nandun siya. Sa taas. Ito yung switch. So, ito yung positive ng ilaw at ng negative. So, ito yun. So, ito yun mga bro. Sabi ko nga sa inyo, yung relay ay mayroong 4 pins na relay. So, unahin natin dun tayo sa 86. Kung natatandaan nyo dun sa diagram, yung 86 ay papunta siya ng switch. So, ito yun mga bro. Tignan natin. Yan, yung 86. So, kabit natin. So, yung 86 ay itong kulay green. So, dito tayo sa switch. Kulay green. Yung 86, mga bro, tandaan nyo. Yan. Kabit na natin. Ipuesto sa pinakamataas na level. Kaya alisto sa pinakamalakas na barela. Higyanting bala. Ayan mga bro, nakabit ko na. So, ito yun. Ito po ay 86. Sundan nyo. 86. So, huwag na natin kalimutan. Electrical tape. Tapos mga bro, dun tayo sa dun tayo sa 30. Yung 30 natin ay papunta ng battery. So, papunta ng battery. So, kaso mga bro, may ikli. So, dudugtungan natin ang wire. So, dudugtungan natin ang wire para umabot siya ng battery. So, bali ito mga bro, yung kulay pula, wala na to. Kasi pang 5 pins yung socket ko. So, ignore na lang natin to. Hindi na kasali yan. Ayan. So, ito po yung 30. Sabi ko nga sa inyo, ito ay papunta na ang battery. So, ilusot natin dito. Palang, 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 palang. Pang, 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 pang. Bale mga bro, meron ako ditong isa pang relay. Ayan. So diba ito yung number 30 nung galing dun sa relay na ikakabit natin. So ito po yung 30. Kung nasusundan nyo yung diagram natin, ito po ay papunta ng positive ng battery. So ito ba nga bro, yung relay ko, relay ng busina ito. Nagkabitin ako ng relay sa busina. So, ganun din ang function niya. Yung 30, ito rin yun. Ito rin yung 30. So, bali, ang gagawin ko mga bro, kasi maikli lang yung wire natin. So, malayo pa yung battery na dito pa sa may, ano, sa may box. So, para ano na lang tayo, so, dito ko na lang ikakabit yung positive. So, bali, yung dalawang 30 ng relay, so, magkasama na sila. Ayan. Dito ko na lang.
Ayan. Ito mga bro. Ito yung 30. Tapos, electrical tape. Uwi ka ba? Bulakan lang. So, yun mga bro. Nakabit na natin yung 30. So, balik tayo. Ayun, ano na lang ang kulang natin. So, meron na tayong 86. Ito yun. Meron na tayong 30. Dito tayo mga bro sa 87. So, dun sa 87, papunta ito ng positive ng auxiliary light. Papunta ng ilaw. So, ito yun mga bro. Ito na yan. So, isplace na natin. Para magulo ha. Yan. Okay na. Sabay. Electrical tape. Ayan. Yan. Ayun mga bro, huli na tayo. Ito po ay yung 85. So isinama ko na dito yung negative ng auxiliary, yung sa ilaw. Tapos mga bro, so ikakabit natin ito sa negative. Ayan, punta tayo ng negative. So ito mga bro, negative kahit saan, sa body ground, dun sa mga walang pintura or walang kalawang. So pwede kayo magtap dun. Ayan. Da-da-dee-da-dee-da-dee-da-dee. Ayan. Okay na, tapos na. So, huwag yung kalimutan electrical. Bakit kaya? Bakit ka pa naghihintay? Kunting hirap at kunting pagsubok naman. Alam mo na kung bakit ba? Ayan mga bro, okay na. Ito, nakabit na natin lahat. O, si review tayo. Yung kulay puti, ito po yung number 30, papunta ng positive ng battery. Yung red, wala ito. Nasa gitna, kasi 4 pins lang tayo. Yung 86, itong kulay green, ito yung papunta ng switch. Papunta ng switch. So, yung blue, ito naman po ay 85. So, ito yung ground, o sa negative. Yung yellow, ito po yung papunta ng ilaw, positive ng ilaw. Tapos yung ilaw, yung negative niya, papunta ng ground. So, yun mga bro.
So ito try natin ngayon kung gumagana. Ayan. Buksan na natin. Ayan, bukas na. Ayan mga bro. Switch ko na. Ayan. Yun. Ayan mga bro. Kung nakita nyo, may ilaw din yung relay. Ibig sabihin, gumagana. So yung ilaw na yan bro, meron na yung dalawa. Pag pinindot mo, mag-steady yan. Ayan, steady. Tapos pag pinatay mo, tapos binuhin mo ulit, mag-blink yan. Ayan. Ayan. So yun mga bro. Ayan mga bro, ganun lang yung pagkakabit ng relay. Ayusin ko na lang to. Kasi pangit eh. Ayan. So, dito ko na lang siya ilalagay siguro. Ayos, babalutin ko na lang ng electrical tape. So yun mga bro, so hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko tatakpan to. So yun, sa nag-comment at sa nag-request nito kung paano maglagay ng relay. So yun mga bro, sana meron kang natutunan.